So, in today's video, ibibigay ko sa inyo yung top 5 agencies sa Pilipinas na pwede nyong pag-applyan papunta ditong Romania. Maganda yung weather today, guys. Dito tayo sa labas ng aming balcony, magchichika-chika. Ayan. Hindi masyadong malamig. Itong ibibigay ko na top 5 agencies, guys, ito yung mostly isinishare ng mga Pinay na nandito na sa Romania. Ito yung mga agencies paulit-ulit kong naririnig. Bago ko ibigay sa inyo yung limang agencies, sasagutin ko muna yung mga katanungan ng ating mga kababayan na nasa Middle East, Hong Kong, Singapore, kung pwede bang mag-apply doon directly papunta dito. So yung masasagot ko sa inyo, guys, ay kung walang agency dyan or agent na magpa-process sa inyo papunta dito sa Romania, so imposible po. Kaya hindi kagaya ng Cyprus na merong agent at agency doon na pwedeng mag-asikaso na inyong mga papeles papunta dito sa Romania. So ang advice ng agency, mas maiging umuwi ng Pilipinas para doon mag-apply, okay? So doon naman sa mga nagtatanong, pwede bang magpa-interview na or mag-apply na habang nasa abroad pa? So ito lang yung masasabi ko, guys. Halimbawang pinagbigyan kayo ng agency, nasa abroad pa kayo, hindi pa tapos yung kontrata nyo or patapos na yung kontrata ninyo at gusto nyo talaga mag-apply. So pinagbigyan kayo, in-interview, pina-interview sa broker, etc. etc. Paano, guys, after yung interview ng broker, after a week, nagkaroon kayo ng employer's interview at ma-hire ka agad? Kagaya nung nangyari sa akin, after ko naipasa yung broker's interview, after 2 weeks ata, 1 week, nagkaroon ako ng employer's interview and then na-hire directly. So, alam nga ng pag-antay natin yung mga employer, di ba? So, hassle po, guys, pag nasa abroad pa kayo na mag-apply na kayo. So, dapat nasa Pilipinas bago kayo mag-apply. Okay? So, ito yung mga agencies na pwede nyo pag-applyan dyan sa Pilipinas. So, 5 agencies itong ibibigay ko. So, syempre, yung top 1, yung agency ko. Di ba? Yung agency ko, Jing International, sigurado silang agency, okay? Maraming lang napaalis mula noon hanggang ngayon. So, maglalagay lang ako ng kanilang Facebook page or address, contact information dito sa aking screen, okay? So, yung pangalawang agency, guys, ay yung Greenfields. So, dito doon sa Greenfields, medyo malaki yung offer kumpara sa agency ko. Pero hindi ko din sigurado kasi hindi naman ako nakapag-inquire doon. So, kayo nang bahala mag-inquire, alright? Yung pangatlo naman, guys, ay ang RAL na agency. Okay, so yan yung pangatlong naririnig ko dito. And then, ang pang-apat ay ang NYD. So, dito naman sa NYD, mas mababa yung expenses kumpara sa aking agency. From 10 to 15 less ata daw. 10K or 15K less yung nagagastos nila. Pero yung offer naman daw, guys, medyo mababa kumpara sa agency ko. Alright. And then, yung panglima ay ang PhilAsian agency na located dito sa Romania. Itong pagkakaalam ko, yung PhilAsian, andito yan sa Romania. So, yung gagawin ninyo, mag-apply kayo online. Marami na rin nakapunta dito through PhilAsian. So, mag-apply kayo online. And then, pag nakapasa na kayo, guys, nagkaroon ka na yung employer, sila yung bahala magbibigay sa inyo ng mga gagawin ninyo kung paano nyo i-process yung papers or siguro meron silang counterpart na agency dyan sa Pilipinas na magpa-process ng inyong papeles. So, dun sa mga nabanggit kong agencies, guys, kayo na po yung bahalang mag-effort na mag-inquire, magtanong ng mga requirements kung ano mga gagawin ninyo. Alright. And then, dun naman sa nagsasabi na ilang agencies na daw yung na-inquiran, walang reply, something ganito, ganyan. Kasi sa daming inquiries, natatakpan yung mga messages, guys. So, yung gawin ninyo, lahat ng mga contact information na ipinost sa kanilang Facebook page, try ninyong mag-comment kasi, or mag-message. Kasi ako, sa Facebook page lang naman ako nag-reply. Ayan, nag-comment pala doon sa post nila. Tapos may nag-reply lang doon, binigay yung WhatsApp number ng in-charge, something like that, okay? So, kayo nang bahala mag-effort, gawin yung lahat ng makakaya ninyo na mag-contact niyo yung agency or yung in-charge. So, doon naman sa mga
hindi talaga magkaroon ng chance na makontakt yung in-charge. Tapos, andyan lang naman kayo sa around Metro Manila or some neighboring cities. Punta na lang kayo, mag-walk-in na kayo. Kasi tumatanggap naman sila ng mga walk-in applicants. So, yun na. Klaro na tayo, okay? So, dun naman sa mga nagtatanong, tanong pa din ang tanong na yung mga kasagutan andun lang naman sa mga vlogs ko. Please lang guys, paki-watch naman yung mga previous vlogs ko. Kasi andun lang yung mga katanungan nyo na gaano katagal makaalis, magkano yung expenses, salary, requirements. Andun ang lahat sa mga vlogs ko, previous vlogs. So, paki-watch nyo na lang para yung mga katanungan na hindi nyo mahanap dun sa mga vlogs ko. Saka nyo na ako i-PM sa aking Facebook page kasi busy din ako dito, okay? Marami din po akong work. Kaya minsan hindi ko nabubuksan yung aking Facebook page. Tapos kung mabuksan ko man yung Facebook page ko, doon na lang ako nagre-reply sa mga alam kong hindi ko na-tackle. Okay? Doon naman sa mga nagtatanong na na-tackle ko naman doon sa vlogs ko, minsan iniskip ko na lang or sinisend ko na lang yung link sa kanila. Kasi minsan busy din ako. Okay? So guys, hanggang doon lang tayo for today. Kita-kita po tayo ulit next time, okay? So, abang-abang lang kayo sa mga vlogs ko about dito sa Romania kung interested, okay? See you next time!